Lalawigan ng Batangas, fastest growing economy sa CALABARZON sa taong 2021 ayon sa PSA. Ang detalye sa report. Tinamaan ang Batangas ng Taal Volcano Eruption noong 2020. Sinundan ito agad ng COVID-19 pandemic. Malalakas na bagyo naman noong 2021 at 2022. Pero sa kabila ng mga trahedyang ito, nanatiling maunlad ang Lalawigan. Sa katunayan, base sa tala ng Philippine Statistics Authority o PSA Batangas, mula sa growth rate na -14.4% noong 2020, tumaas ng 12.5% ang growth rate ng Batangas noong 2021. Pinakamabilis ito sa mga lalawigan sa CALABARZON region. Base pa sa datos, kitang nalagpasan pa ng Batangas ang 7.6% growth rate ng CALABARZON sa Regional Domestic Product o RDP noong 2021. Mga industrial park, tuloy pa rin ang operation nila. Yun nga, limited ang transportation, but ang ginawa ng mga industrial park dyan, nag-provide sila ng shuttle bus para maka-operate uli ang kanilang industry. And ang talagang main contributor natin is manufacturing. Ang tatlong may pinakamalaking ambag sa maunlad na ekonomiya ng Batangas ay ang manufacturing company o services na may 35.8%, 7.9% naman ang agrikultura, forestry at pangingisda. Malaki naman umano ang potensyal ng linya ng information and communication, electricity, steam, water and waste management. Based on the data is kung nung panahon nga ng COVID year ng 2021 and 2020, ay tayo nag-pick up, how much more na mas liberal na ang restriction. Kaya I'm optimistic na magaganda ang ating economy this 2022. Patuloy ang lokal na pamahalaan ng Batangas sa pagkakaroon ng inisyatibo para patibayin ang ugnayan ng LGU sa mga business leaders, industry stakeholders at pribado at pampublikong sektor ng negosyo. Andrew Bernardo para sa Mornings with GMA Regional TV.